few moments later. Hi guys, welcome to my channel. Bali guys, update lang tayo dito sa dati na matagal na namin itong gawa. Kumbaga pa isa-isa lang yung gawain niya. So, unang gawa namin dito is tiles. Yan. Bali ito guys, ang Dilik Tan House Inner Unit. Isa to sa mga una namin nagawa dito sa pastry. Bali ito guys, dalawa lang siyang kwarto. Ayan. So, ito yung hagdanan. Then, ito. Dito yung kanyang pintuan. Tapos guys, hindi niya pinasagad dito. Parang may space pa rin dito. So, hanggang dito lang yung kanyang partition. Then, ito naman yung kanyang pintuan. So, ayan siya guys. Ito guys, yung partition dito. Ito, gitna lang nito. So, gitna lang. I think guys, tatlo siyang ano eh. Dalawa yung buo na tiles na 60 by 60 tapos may konti. Tsaka dito. So, kasha siguro guys yung bed dito na mga 150 to 170. So, ito guys. Ganyan yung itsura niya guys. Kasi dito yata ang ilalagay is cabinet. So, may space na siya dyan. Then, bali guys, ganun din yung ginamit namin pinto. Molded door. 80 yung size kasi madalang yung 70 na size. Minsan walang stock. So, ayun guys, okay naman. Dito naman, tatlo na tayo. 1, 2, 3. Tatlo na may konti. So, 6, mga 200 siguro dito guys. Yung pahalang niya. Tapos yung pahaba naman is 1, 2, 3, 4, 5. 5 guys. 5 naman yung pahalang na paganto. So, okay naman siya guys. Malawak din. Pero sa Angelic Tan House, dalawang kwarto lang talaga ang pinaka, pwede sa kanya. Tapos ito guys, nakasagad na siya dyan. So guys, yung pinapagawa nila is, actually napagawa na nila yung back extension dati. So ngayon, nilipatan na yata ng may-ari. Kasi ang ginagawa namin dito is, nilalagyan ng tiles. Para matirahan na lang muna. So bali ayan siya guys. Dati kasi guys, hindi nila na-discuss na yung ilalagay pala na kalan is dibaon katulad din ng sink, dibaon din pala. So dinugtungan namin doon. Kasi hanggang dito lang yung dati guys eh. Ayun. Hanggang dito lang dati guys. Kasi sabi dito ilalagay yung rep. Tapos nagbago yung isip. Ayan. Bale ito guys. May kisame na rin ito. Tapos ayan may exhaust. Tsaka yung ikaw nito. Sunday.
So, ayun guys, kung yung kalan na papa-install nyo is di ba on, built-in, discuss nyo agad sa contractor kasi, ayan, tulad nito. Binili lang siya ng may-ari pero hindi pinakita sa amin noon. Ang alam lang namin is ipapatong lang. So, ayan. Sana na isang sabay na lang siya. Pero yun nga guys, sabi ko nga sa inyo, nababanggit ko rin dito sa aking vlog na once na mabait naman si Klayan, madali naman kami kausap. So, bali ito, ginagawa na lang ng paraan. Bali ito guys, matagal na namin itong gawa. Last year pa, siguro mga April pa yata ito guys. Ilang months na rin ang nakalipas. So, ito kasi yung mag-asawa ni dito, mababait. Kaya, once na may ano sila, pabor, ayan. Bali, hindi naman mapahindian niya rin. So, bali ito guys, pinapaayos niya muna itong kitchen kahit wala muna ng pintura para matirahan lang. Bali yung kanya guys, pinatanggal lang yung pinto. Pinatanggal lang siya guys yung pinto tapos pinasarahan yung bintana. Kasi ang ilalagay yata ditong pinto is sliding door para yung kitchen niya isarado. Parang ganun yung peg eh. Iba-iba naman tayo guys eh. So ganyan ang itsura niya. So dito sa flooring, ilalagay yata muna dito is linoleum. So dito lang muna sa kitchen. So ayun guys, kung maglalagay ng lababo ng kalan, i-discuss nyo na. Tapos kung ilan yung mga outlet na gusto nyo ipalagay, i-discuss nyo na kay contractor. Kasi ano eh, tulad nga nito, ayan o. Kung naisabay na siya dun sa paggawa, okay sana. Magbubutas na lang para sa kalan sana. Bali guys, ito lang yung space sa back extension sa may mga unit na Angeli Townhouse tsaka Angeli Townhouse. Ganito lang yung sukat ng ano niya, ng back extension. So kung titingnan nyo dito, tatlong tiles na 60 by 60. Same lang din dito. 1, 2, 3. Bali, ang backsplash is 6. Kaso may isa kasi dinadamay namin yung side. Saka dito sa kabilang side. So bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Bye.